ito yung kay Mahal, ito yung sa bata type. Si Kuya Rom Rene Helo Tesorero. So parang may ano din, parang may kabaong din. Lahat sa salari. Ayan. At kamo doon sa ano, kapatid na sila. Kasi sila. May kapatid ni ano, Mahal. Si Sir. Ay, po. Si, kaibigan din ni Mahal. Condolence po. Labat ko. Strong team. Oh, team mami. Salamat sa... Wala ko lang kay Manix. Talagang up to her last day. Yung, oh! Ano sinabi ko kanina, sakit ang isip yung malamat mo kasi Mahal is Mahal, ano nga po mo? Wala si Jeff? Wala. Wala mo kasi ano si Jeff. Kasi ang sabi nila, ganoon na din siya, subukan nila magkandang isa. Matangkas pa sila. Hindi ba sila? Wala. Parang pwede ka mag- mga connections mo. So, kapatid po kayo ni Mahal, sir? Apo, apo. Anong panlilyo? Jason Tesorero po. Ah, Jason. Ah, mas younger pa? Ano, apo. Kailan po yung pangalan namin? Ah, siya po na pangalan. So, nung nabubuhay pa si Mahal, anong hindi mo malilimutan na mga ano sa kanya? Kasi pangalan nga namin to, siyempre, tapos pangalan namin, tapos siya pa yung baby namin. Pangalan siya? Siya pa yung baby namin. Pangalan namin, tapos siya pa yung baby. Tapos, ano yan eh, tapos classmate ko to ng ano, ng elementary, kasi naabutan ko siya ng naabutan eh. Natitigil siya, abot. Matalino ba si Mahal? Mas matalino sa akin to eh. Kasi grade 2 na ako, di pa ako marunong magbasa. Siya, marunong na siya, taga-turo ko eh. Tapos, paano naging artista si Mahal? Ayun, ano, sabi ang kwento, medyo hindi ako minapulis. Sinama dyan sa Station 10. Tapos, itinabi daw sa may file ng mga barel, ng mga M16. Tapos, mas malaki pa sa kanya M16. Tapos, Bibo, tinanong siya ngayon kung ilang taon na. Sabi, kasi may mga reporter din doon sa ano din. Sabi, ano yan, 14 years old na. 14 years old, ba't naliit yun? Ayun, nag-umpisa doon. Hanggang sa nadyaryo siya sa parang police file siya. Sabi, basta ganun, something sa ano. Ayun. Pero una-una ko nakita si Mahal sa lunch day? Sa ano to, sa eye to eye siya. Eye to eye muna. Eye to eye, tapos. Hindi ba diday? Hindi ba diday, kay Ate Dudu. Oh, Ate Dudu. Ayun. Yun na, tuloy-tuloy na yun. Lunch day. Oh, lunch day diba? Tagal-tagal na diba? Puro unong time show, gandang tanghali ba yan, di ba? Okay. Yung din yung recent na ito. Saka ano, mahal na mahal siya na sinabi na willing, bibigyan, di ba? Ayun siya, pag tumadala siya kay, ano niya kay? Kung ano-ano binibigyan yung willing sa lahat. Kay Kuya Willy. Kay Kuya Willy niya, lagi, kumuha pa siya nandun. Lagi ang binibigyan ni ano ni Kuya Willy. So, ano yung naramdaman niyo, sir, nung kumalintaan mo na, kumanaw na siya? Si Mahal. Talaga nabigla ko. Sag-saga na nasa ano ko, nasa trabaho ko. Kasi dumating si Chief Pepin. Ano, si General Isan sa Palawan. Nag-security ako sa kanya. Tapos yung kasag-saga na ano niya, security ko sa kanya, nabalitaan ko na una, ano raw, ihanda namin yung sarili namin. Kundi ka, alam mo, makakayanin lang yan. Tapos may mga siguro isang oras, tumawag na naman si Tita, sabi niya, Miriam, sabi niya, so wala na si Mahal. Ano talaga, habang nasa biyaya ko, tumutuloy yung luha ko. Pero, marami naman nagsasabi, sir, na sa kalagayan ni Mahal, Grand Fisher, parang bonus na yung inabot yun ng 46 years old. Pero malakas siya. Malakas naman kasi siya, wala naman siyang ano. Yung talaga, yung sakit niya talaga dumapo sa kanya. Wala naman siya kasi pag nagkasakit siya, like, parang normal lang sa amin na yung sakit niya na upo. Kasi lagi naman siya upo, ganun. Normal lang yung si upo. Normal sa atin yung upo si Pus, ganun. Hindi naman sa atin. Hindi naman tayo ano sa yung... Diba, alam natin, cancer agad, mga ganun, mga kasakit, diba? Na,
kami sa kanya, pupusipul lang tapos. Ayun, hindi rin ako nag-alala na sipul lang naman, wala naman yan. Ano mo sabi mo kina Tatay Jethro at saka kay Mix na tumayo yung parang guardian ni Bahal? Papasalamat ako sa mga nanasang lang siya huli. Ginawa nila yung kaya nila. Correct. Saka ano, nandun ako nung birthday ni Bahal noong December. Grabe. Bongga. Bongga. Pinaka-bongga birthday. Sir, may tanong ko na, bakit dalawa yung ano yung isa sa father na? Ito. Namatay nung ano na, kaya na, sinabayan naman. Napalim mo? Sumunod siya eh. Kay Papa eh. Kailan po namatay si Sir? Ganun din, COVID din. Kailan siya namatay? August 5 na. Oh my God, wala pa siya pa nag-apumabol nga, 31. August 5 na. Tapos ito si Mahal. Si Mahal, wala pa. Parang ano, parang doble yung sakit ng lungs. Ano ba to? Ililibing ba to? Or sa hotstay lang sa bahay? Baka sabi ko si Papa, sumunod, may sumunod pa eh. Huwag na muna. Eh yun nga po. Kaya ililibing na. Ililibing na. Baka yun nga ano. Ililibing na. Kasi ang gusto sana namin, kita yun yung kapatid na namin nasa Amerika na uwi ba? Uwi muna. Tapos sabay rin ng graduation ng anak. Sinundan ni Mahal, sumunod kay Mahal. Sa pagka ano, graduation ng anak niya, nisig na rin sa mga pa si Papa. Isang anak na rin sa pagsama. Eh, baka pa-uwi pa. Eh, ngayon, ewan ko lang. Siguro makaka-uwi kasi sa graduation ng anak. So, antay ni Mahal at mag-remedyo siya. Pinili na niya kasi pagdating ng kanyang kapatid. Last question na lang, sir. Ano ang iyan? Ano ang tawag? Kasi tawag ako. Anyway, condolence at sa mga fans ni Mahal, ano yung sahin mo? Sa Mamix, kasi nagpaganda pa sila ng Ayan, pala sa mga fans ni Mahal, maraming salamat sa walang sawa niyo sa napagsuporta sa kapatid ko. Hanggang sa hanggang namatay na siya, nandiyan pa rin kayo na ano, yung iba nag-chat sa akin, maraming salamat sa inyo. Sana huwag natin kakalimutan si Mahal. Yung tawa niya, hindi natin makakalimutan. Maraming salamat sa mga supporta niyo. Maraming salamat sir at condolence sa Tesorero family. Rest in peace, Mahal. Salamat.